Nay, itay, ate, huwag niyo akong iwan. Huwag. Nakakasiguro ako na di na natutuwa ang aking pamilya sa aking tinatahak. Ngayon pa lang ay kailangan ko na silang bigyan ng istisya. Napakarami ko na pinagdaanan sa aking buhay, dilibak, pinagbintang ang erehe at pinagbustero. Ngunit hindi ko ito pinansin. Naglaglag sa iba't ibang lugar para lang mahanap ko lang nagtulos ng tanikala ng aking pamilya. Ngunit, nang ako'y magawi sa San Diego, naging pilot ng isang bangka, isang trahedya ang naganap. Sa inaasahang isda ang masimsiman ng lambat, ito pala isang buhay. Agad ko itong nilundag upang patayin, ngunit ito'y nagpupumiglas. Ako'y nakaramdam ng takot, sa aking huling pagsisid ay may isang binatang nagtarap ng punyal sa buhaya at binatang ito ay si Ibarra. Utang ko sa iyo ang aking buhay, agad kong tubon sa kanya. Oo, nawalan ako ng tiwala sa aking kapwa at pati sa Diyos. Ngunit, nang niligtas ako ni Ibarra, natutuwang magtiwala muli. Marami ng beses na hinamak ang kanyang buhay. Ngunit, kung wala ako, paano na ang aming mga pangarap? Paano na ang aming inang bahay? Alam ko na mas maraming magagawa si Ibarra kaysa sa akin. Ngunit hanggat kaya ko, ay bibigyan ko siya ng proteksyon. May isang sulat na nagpatigil sa aking mundo. Kaano-ano mo si Pedro Ibarra Mendo. Nag-aalab ng aking dugo. Kung kaano-ano mo si Pedro Ibarra Mendo. Siya ang aking kalululuhan, pinaikli namin ang aming apelyido. Sapagkat ito'y masyadong mahaba. Hindi mo ba alam si Pedro Ibarra Mendo ang nag-akusa sa aking lolo at nagpahirap sa aking buong pamilya. Matagal ko nang hinahanap ang pangalang ito at ngayon natagpuan ko na. Ngunit lahat ng galit ko ay nawala. Agad akong tumakbo papaalis kay Ibarra. Inay, itay, ate, patawarin niyo po ako. Hindi ko kayo mabibigyan ng hustisya. Sapagkat ang binatang iyon ay sagot sa aking mga pangarap para sa ating inang bayan. Nang malaman ko si Ibarra na natakip ng mga gwardiya sibil, sa huling pagkakataon siya ay aking niligtas. Tumating na nga ang aking kinakatakutan. Nakita kami ng mga gwardiya sibil. Niligaw ko ito upang hindi mapahamak si Ibarra. Ako'y napadpad sa isang kagubatan. Dalawang araw na ako hindi kumakain at hapong-hapo dahil sa tumamang bala. At hindi ko na namamalayan akong bumabagsak. Umarap ako sa silangan na walang pagsisihan. Ngunit bago ko matuluyang mawalan ng buhay, ako ay may habilin. Mamamatay ako, hindi man lamang nasisilayan ang bukang diwayway sa aking bayan. Kayo'y makakakita sa lubungin niyo siya. Huwag niyong kakalimutan ang mga nubuwal sa dilim ng gabi. Muli, ako si Elias.